Magsitayo po ang lahat. Magalak tayong lahat, si Jesucristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya, Panginoon ang nagirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Jesucristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngala naman ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyo lahat. At sumaiyo rin. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisiya ng ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Ari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, buktong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan.
kailanman. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, makawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Hesukristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi nawang magalak ang iyong sambayanan sa pagkakataon ng bagong kalooban, upang sa kadakilang dulot ng pag-anib sa iyong angkan, ang araw ng pagkabuhay maging pag-asa sa pagdiriwang, sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong araw ng Pentecostes, tumayo si Pedro at ang 11 apostol at nagsalita siya ng malakas. Mga kababayan at mga naninirahan sa Jerusalem, pakinggan ninyong mabuti ang aking sasabihin. Mga Israelita, pakinggan ninyong ito. Si Jesus na taga Nazareth ay sinugo ng Diyos. Pinatutunayan ito ng mga himala, mga kababalaghan, at mga tandang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Alam ninyo ito sapagkat lahat ay naganap sa gitna ninyo. Ngunit ang taong ito na ibinigay sa inyo ayon sa pasya at pagkalam ng Diyos sa mulat-mula pa, ay ipinapako ninyo at ipinapatay sa mga makasalanan. Subalit, siya'y muling binuhay ng Diyos at pinalaya sa kapangyarihan ng kamatayan. Hindi ito maaaring mamayani sa Kanya, gaya ng sinabi ni David, "Nakita ko laging nasa tabi ko ang Panginoon. Siya'y kasama ko, kaya't hindi ako matitigati. Dahil dito, nagalak ang puso ko at umawit sa tuwa ang aking dila. At ang katawan ko'y nahihimlay na may pag-asa. Sapagkat ang kaluluwa ko'y di mo pababayaan sa daigdig na mga patay. At hindi mo itutulot na mabulok ang iyong banal. Itinuro mo sa akin ang mga landasin patungo sa buhay. Dahil sa ikaw ang kasama ko, ako'y mapupuspos ng kagalakan. Mga kapatid, masasabi ko sa inyo ng tiyakan na ang patriarkan si David ay namatay at inilibing. Naririto ang kanyang libingan hanggang ngayon. Siya'y propeta at nalalaman niya ang pangako sa kanya ng Diyos na magiging haring tulad niya ang isa sa mga inapong. Ang muling pagkabuhay na Mesiyas ang nakita tinulaan ni David ng kanyang sabihin, hindi siya pinabayaan sa daigdig ng mga patay at hindi tinulot na mabulok ang kanyang katawan. Itong Jesus ay muling binuhay ng Diyos
at saksi kami lahat sa bagay na ito. Nang itaas siya sa kanan ng Diyos, tinanggap niya sa kanyang Ama ang ipinangakong Espiritu Santo at ito'y kanyang ipinagkaloob sa amin tulad ng iyong nakikita at naririnig ngayon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ituro mo ang landasin ang buhay kong hahantungin. Ituro mo ang landasin ng buhay kong hahantungin. O Diyos, ako'y ingatan mo. Ingatan ang iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas, kaya sa'yo dumudulog. Ika'y aking Panginoon, ang wika ko sa akin Diyos. Kabutihan tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Ikaw lamang, Panginoon, ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Ituro mo ang landasin ng buhay kong hahantungin. Pinupuri ko ang poon na sa akin ay patnubay. Kahit gabi, diwa niya ang sa akin umaakay. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras. Sa piling niya kailan may hindi ako matitinag. Ituro mo ang landasin ng buhay kong hahantungin. Kaya't ako'y nagdiriwang, ang diwa ko'y nagagalak. Ang lagi kong nadaramay, hindi ako matitinag. Pagkat di mo tutulutan, ang mahal mo ay malagak sa balon ng mga patay, upang doon ay maagnas. Ituro mo ang landasin ng buhay kong hahantungin. Ituturo mo ang landas na buhay ang hahantungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Ituro mo ang landasin ng buhay kong hahantungin. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal ko, walang itinatangi ang Diyos. Pinahahalagahan niya ang bawat isa ayon sa mga ginawa nito. At yamang tinatawag ninyo siyang Ama, igalang ninyo siya habang kayo'y nabubuhay. Alam ninyo kung ano ang itinubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Ang itinubos sa inyo'y di mga bagay na nasisira o nauubos, paris ng ginto o pilak, kundi ang buhay ni Kristong inihain sa krus. Siya ang korderong walang batik at kapintasan. Itinalaga na siya ng Diyos sa gawaing ito bago pa nilikha ang daigdig. At alang-alang sa inyo, ipinahiyag siya bago sumapit ang katapusan ng mga panahon. Dahil sa kanya, nanalig kayo sa Diyos na sa Kanya'y muling bumuhay at nagparangal. Ano pat ang inyong pananampalataya at pag-asa ay nasa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Pong Jesus aming hiling, kasulat ay liwanagin.
kami ngayon'y pag-alabing. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang linggo ding iyon, ang dalawa sa mga lagad ay patungo sa isang nayong tinatawag na Emmaus. May 11 kilometrong layo sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila mga pangyayari samantalang nag-uusap sila at nagtatanungan, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Siya'y nakita nila, ngunit hindi nakilala agad. Tinanong sila ni Jesus, "Ano bang pinag-uusapan ninyo?" At tumigil silang nalulumbay. Sinabi ng isa na ang ngalay Cleopas, "Kayo lamang po yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakakaalam sa mga bagay na katatapos palang mangyari roon." "Anong mga bagay?" tanong niya. Sumagot sila, "Tungkol kay Jesus sa taga-Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa gawa at salita. Maging sa harapan ng Diyos at sa mga tao, isinakdal siya ng aming mga punong sardote at mga pinuno upang mahatulang mamatay at siya ay ipinako sa krus. Siya pa naman ang iniaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang iyan, ikatlong araw na ngayon mula nang mangyari ito. Nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasama namin. Maagang maaga raw silang nagpunta sa libingan at di nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi, nakakita raw sila ng isang pangitain. Mga anghel nagsasabing buhay si Jesus. Pumunta rin sa libingan ng ilan sa mga kasama namin at gayon nga ang natagpuan nila. Ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Kay hangal ninyo, ano't hindi nyo mapaniwalaan ng lahat ng sinasabi ng mga propeta? Hindi ba't ang Mesiyas ay kailangan magbata ng lahat ng ito bago niya kamtan ng kanyang marangal na katayuan?" At ipaniliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nasasaad sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili, simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa sinulat ng mga propeta. Malapit na sila sa nayong kanilang patutunguhan at si Jesus ay waring magpapatuloy pa ng lakad, ngunit siya ay pinakapigil-pigil nila. "Tumuloy na po kayo rito sa amin," anila, "sapagkat palubog na ang araw at dumidilim na." Kaya't sumama nga siya sa kanila. Nang siya'y kasalo nila sa pag, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Saka pinaghati-hati at ibinigay sa kanila. Nabuksan ng kanilang paningin at nakilala nila si Jesus. Subalit ito'y biglang nawala. At nawika nila, "Kaya pala gayon ang pakiramdam natin habang tayo kinakausap sa daan at ipinapaliwanag sa atin ng mga kasulatan." Noong hindi tumindig sila at nagbalik sa Jerusalem, narat na nilang nagkatipon-tipon na 11 at iba sa mga kasama nila na nag-uusap-usap. Muli ngang nabuhay ang Panginoon, nagpakita kay Simon at isinaysay naman ang dalawang nangyari sa daan at kung paano sila siya'y nakilala nang pag-ati-hatiin niya ang tinapay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Mga minamahal kong kapatid, tayo po ay nasa ikatlong linggo na ng Pasko ng Muling Pagkabuhay. At noong mga nakaraang linggo, narinig natin ang iba't ibang account, no? Iba't ibang mga saksi sa pagkabuhay muli ng ating Panginoon. Sa unang linggo, tayo ay pinakita sa atin, no, ipinahayag sa atin ang pagkabuhay muli ng ating Panginoon sa pamamagitan ng empty tomb.
si Maria Magdalena bilang saksi sa muling pagkabuhay ng Panginoon at nagmamadaling pumunta sa kanyang alagad upang ipahayag ang mabuting balita. Pero kahit na nakita nila na walang laman ang libingan, hindi naman sila lubos na niwala at nanampalatayang si Jesus ay muling nabuhay. Magulong magulo yung kanilang isip. At alam natin kung paano no, sa pamagitan nito, sa kabila ng magandang balitang ito, hindi lubos niwala ang mga alagad. Nung nakaraan pong linggo, pinagnilaya natin yung mga alagad nang sila ay nagtipon-tipon sa sinakulo, no, dun sa upper room. At bakit sila nagtipon-tipon? Dahil sa takot sa mga Hudyo. Bagamat nasa kanilang gitna ang ating Panginoon, alam natin na hindi sila lubos naniwala sa pagpapahayag ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon kahit na sa kanilang mga mata, nasaksihan nila ang ating Panginoon sa kanilang harapan. At ngayong linggo, mga minamahal kong kapatid, narinig natin ang dalawang disipulo ng ating Panginoon patungo sa Emmaus. At pare-pares po yung mga Bible scholar natin sa interpretasyon kung bakit sila patungong Emmaus 11 kilometers mula sa Jerusalem, no? Bakit sila papunta doon? Tulad ng mga alagad na nagtipon-tipon doon sa sinakulo, sila'y nagkatipon-tipon dahil sila ay natatakot. Sila ay umalis sa Jerusalem papuntang Emmaus dahil sila ay takot sa mga Hudyo. Tumatakas sila. Hindi lang sila basta naglalakad. Sila'y tumatakas dahil alam nila na maaring sila na yung isunod yung mga disipulo ni Jesus sapagkat nagngingit-ngit pa rin sa galit yung mga Parisiyo at Skriba, yung Sanhedrin, dahil sa kanilang ginawa, no? Dahil sa kanilang ipinapakalat. At wari ng mga tao na umuusik kay Jesus, sila'y nagtatagumpay, kaya patuloy nilang inuusig yung mga alagad o yung mga tagasunod ni Jesus. Yung dalawa pong alagad na tinutukoy sa ating mabuting balita, isa lamang po yung pinangalanan. Sino yung isa? Si Cleopas. Yung isa po, hindi pinangalanan. At mga minamahal kong kapatid, tulad po ng sinabi ni Apostol San Pedro sa ating ikalawang pagbasa, walang itinatangi ang Diyos. Maaring tayo yung numerepresent doon sa isang disipulo o dito sa mga disipulong ito. Pagkatapos magpakita sa kanyang mga alagad, ang ating Panginoon, tulad ng kanyang sinabi, ay present, no? Nasa atin at kasama natin sa ating pagtahak sa buhay na ito. Kaya nga magandang simbolo yung ipinakita ni Jesus sa mabuting balita, no? Yung mga alagad, no, nag-uusap patungkol sa mga pangyayari. No, ano ba yung kanilang inaasahan? Si Jesus bilang Mesiyas. At si Jesus bilang Mesiyas, inaasahan nilang makapagpapalaya sa kanila. Kaya nga ganoon na lamang yung kanilang panghihinayang nung si Jesus ay mamatay. No? Ganoon na lamang yung kanilang panghihinayang nung si Jesus ay naghirap. No? Bakit? Sa kanilang isip, si Jesus na yung kanilang iniintay. Noong mga panahong iyon, hindi pa nila nare-realize kung ano ba yung ibig sabihin ng Mesiyas. Para sa kanila, ang Mesiyas ay isang political leader na magpapalaya sa kanila sa mga nangaalipin sa kanila sa mga Romano, no, yung mga kanilang kaaway sa politika, gayon din sa mga kaaway nila sa kanilang pananampalataya, akala nila si Jesus na ito. Bagamat tama sila ni si Jesus ang Mesiyas, hindi ito yung kanilang inaasahan. Kaya nung mamamatay si Jesus, nung tinanong sila ni Jesus habang naglalakad, anong sabi sa istorya? Sila'y nalungkot. Bakit? Sapagkat si Jesus ay namatay. Sapagkat si Jesus, yung kanila nang inaasahan. Siguro sa kanila pag-iisip, paano na matutupad yung aming mga pangako? No? Yung pangako sa amin, no? Na paglaya. Pero mga minamahal kong kapatid, higit pa doon yung daladala ni Jesus na pagpapalaya sa kanila. Kaya nga sa paglipas, no,
ng panahon sa pagbubukas ni Jesus ng kanilang isipan, kanilang mapagtatanto na mas mabuti na yung daladala ni Jesus na pagpapalaya ay higit pa sa pagpapalaya ng pangaalipin ng politikal. At mga minamahal kong kapatid, alam natin doon sa daan patungong Emmaus, doon tinagpo ng Panginoon ang dalawang alagad na nagmamadaling tumakas. At sa buhay natin, mga minamahal kong kapatid, ganun din po ang Diyos. Hindi tayo tinatagpo ng Diyos sa huli o sa kung kailan natapos na natin yung ating mga suliranin o kung kailan convenient na para sa ating lumapit sa Kanya. Sa pagkakataon po na tayo may pinagdadaanan, kasama na natin si Jesus. Tinatagpo na niya tayo sa mga problema po na ating nararanasan, financial problem, problema sa bahay, problema sa mga taong patuloy na naninira sa atin, mga hindi nating maintindihang mga problema, hindi natin ma-resolba, kasama na natin ang Diyos at tinatagpunan niya tayo. Kaya mga minamahal kong kapatid, ito po yung magandang consolation na maari nating makuha sa ating mabuting balita. Hindi na nag-aabang ang Panginoon na tayo lumapit. Sinasamahan niya tayo. Eh, Father, ba't ganun? Pakiramdam ko, mag-isa pa rin ako. Pakiramdam ko, yung mga panalangin ko, wala pa rin sagot. Eh, parang mag-isa ko lang pong tinatahak tong mga problema ko. Hindi ko na po nararamdaman ang presensya ng Diyos. Yung sagot po, mga minamahal kong kapatid, nandoon sa ating mabuting balita. Kailan ba napagtanto ng mga alagad na nandoon si Jesus? Kailan ba nabuksan yung kanilang pag-iisip? No? Noong binalikan ni Jesus yung mga sinasabi ng mga propeta sa pamamagitan ng pagbabalik sa mabuting balita, sa scriptures. Diba? Pagkatapos Jesus na sabihin, kay hangal ninyo. Hindi ba sinabi ng mga propeta nung mga isinugo ng Diyos sa kasulatan na ang Mesiyas ay kailangan maghirap? No? Dito nag-uumpisa na kanilang mapagtanto na ang Mesiyas ay kailangan maghirap. At mga minamahal kong kapatid, katulad nung pagbubukas ang isip ng mga alagad, nabubuksan din yung ating isipan sa pamamagitan ng pakikinig natin sa salita ng Diyos. Wala pong nakakita sa atin ng muling pagkabuhay, pero bakit tayong naniniwalang si Jesus ay muling nabuhay? No? Dahil sa kasulatan. Ito yung ipinapahayag sa kasulatan at ito yung mabuting balitang ipinapahayag ng mga alagad na naranasan nila. Nakita nila ang ating Panginoon ay muling nabuhay, kaya tayo naniniwala. Una, sa pamamagitan ng kasulatan, nabubuksan ang ating isipan sa mga katotohanan ito na nakakatulong sa ating magpalaya sa ating mga pinagdadaanan. At ito na naman yung pangalawa, kasulatan, dito nang gagaling o dito nabubuksan yung ating isipan. Pangalawa, ang pangalawang nagbubukas rin ng ating isipan ay ang banal na Eukaristiya, ang Misa. Pansinin niyo po, kailan lubos na naalala ng mga alagad o nakilala ng mga alagad si Jesus nung pinaghati-hati niya yung tinapay doon sa breaking of the bread. At yung breaking of the bread na yan na ipinagpapatuloy ng mga alagad, yan po yung tawag, no, sa misa na ginagawa natin ngayon. Inutos ang ating Panginoon, pansinin niyo po, mamaya sa consecration, taimtim kayong manalangin. Ano yung utos ni Jesus? Mga salita ni Jesus yun, di ba? Ito ang aking katawan, ito ang aking dugo, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Doon lamang nabuksan yung kanilang pag-iisip ang Panginoon ito, sapagkat kasama namin siyang kumain, ibinahagi niya yung kanyang sarili sa amin. Nagkaroon ng pag-alaala doon sa mabuting dulot ng pag-aalay ng sarili ng ating Panginoon. Kaya nga mga minamahal kong kapatid, sa pamagitan ng ating mabuting balitang ipinapahayag sa atin sa bawat misa, sa pamagitan ng ating pagtanggap kay Jesus,
nabubuksan yung ating isipan, ating mapagtatanto ang presensya ng Diyos sa ating buhay. Kaya po sarado yung ating mga mata dahil hindi tayo bukas sa dalawang bagay na ito. Kung hahayaan po natin na yung grasya ng Diyos dumaloy sa atin sa pamagitan ng Kanyang salita at sa ating pagtanggap sa Kanya, yung mga bagay po na hindi natin maintindihan at maunawaan, yung mga problema at suliranin natin, ating matatanggap, ating mauunawaan. Kapag binuksan natin yung ating puso't isipan sa Kanyang salita at tinanggap natin siya sa banal na komunyon. Kaya nga mga minamahal kong kapatid, yan po yung ating panalangin sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang. Marami sa atin, patuloy at natiling sarado yung kalooban. Hilingin po natin sa Diyos sa pamagitan ng Kanyang pagpapahayag, sa pamagitan ng pagpapahayag sa atin ng kasulatan, sa pamagitan ng pagtanggap natin sa Kanya, buksan yung ating kalooban. No? Durugin, wasakin yung matigas nating puso upang matanggap natin yung biyayang nakapagpapalaya. Tayo po'y lalaya sa Panginoon kapag tunay nating tinanggap ang Kanyang salita at tunay nating tinanggap ang Panginoon sa ating buhay. And putsamot dalangin natin sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, pasalamatan natin ng Panginoong Diyos. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, sama-sama natin ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, habang tayo naglalakbay tungo sa kaganapan ng paghahari ng Ama, alalahanin natin kasama natin siya bilang kamanlalakbay at kailanman hindi nagpapabaya sa kanyang mga anak. Dumalangin tayo, Ama, manatili ka sa amin. Ama, manatili ka sa amin. Pagpalain mo ang mga pinuno ng aming simbahan at bansa upang huwag silang mapagod sa pagsisilbi sa mga dukha, mga inuusig at mga nasa laylayan ng lipunan. Manalangin tayo. Ama, manatili ka sa amin. Gabayan mo ang mga nahaharap sa mga krisis sa buhay at mga nabibigatan dulot ng pagdududa at pagkatakot. Manalangin tayo. Ama, manatili ka sa amin. Bigyan mo ng sapat na lakas ang mga psikolohista, spiritual directors, guro, coaches at iba pang tulad nila. Matiwasay nawa nilang maakay ang bawat tao sa tamang landasin. Manalangin tayo. Ama, manatili ka sa amin. Ama, patuloyin mo sa iyong kaharian ang mga yumaon naming kapatid. Manalangin tayo. Ama, manatili ka sa amin. Itaas din natin ang mga kapatid nating nangangailangan ng panalangin, ang mga pangangailangan ng ating pamayanan at ang ating mga personal na kahilingan. Manalangin tayo. Ama, manatili ka sa amin. Tulad ng mga disipulo na nakapiling ng iyong anak sa daan tungo sa Emmaus,
Patatagin mo kami, Ama, sa pamagitan ng pagdiriwang na ito habang aming inialay ang aming mga panalangin. Iniling namin ito sa ngalan ni Kristong anak mo at aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Alay na ito ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo at tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming giling. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming limikha, tanggapin mo mga alay ng iyong sambay ng natutuwa. Ang pagkabuhay ng iyong anak na niloob mong aming ikatawa ngayon ay pagpabumungahin mo ng galak na mananatili sa amin habang panahon. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ni ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ni Mesiyas, ang maamong tupa na tumbo sa aming lahat. Naghahain walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salong tanan sa piging ng iyong buhay, hindi na mamamatay ang nihay sa krus. Ang sa krus ipinako'y buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa na manghel si awit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, santong Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa na kadakilaan mo. Sana o sana sa kaitaasan, sana o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Sana o sana sa kaitaasan, sana o sana sa kaitaasan, sana o sana sa kaitaasan, sana o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamagitan ng Espiritu, gawin mo banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at tugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo.
gayon din naman nang matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparean. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagidapatin mo lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na malabireng Maria ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaysa na mga apostol ni San Juan Bautista, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigding ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin na bugupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen. Amen, amen. Sa tagubilin naman na kagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami Diyos sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanibigan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapaglitas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Ito ngayon mo aming pananampalataya, ito ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, sama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Bigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito si Jesus ang Korderong Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan. Mapalatayang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon,
hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggal ang nawa tayo ng katawan doon ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Pamaskong mga mungtupa, magsalo tayong masaya sa tinapay na pamista bago't wagas. Alleluia. Purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya'y laging tapat kailanman. Si Kristo'y inihain na pamaskong maamong tupa, magsalo tayong masaya sa tinapay na pamista bago't wagas. Alleluia. Ang taga-Israel, bayang sabit kaninang iayag, pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Si Kristo'y inihain na pamaskong maamong tupa, magsalo tayong masaya sa tinapay na pamista bago't wagas. Alleluia.
Mga paalala sa mga nagsisimba. Pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standard sa pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tungyan mo at lingapin ng iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging ng pagpakilanman. Ipagalam mong kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Himuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos na tumabos at kumupkop sa inyo pakundangan sa pagkabuhay ni Jesucristo ay sinawa magpala sa inyo ng kaligayang magpasawalang hanggan. Amen. Kayong pinagkalooban ng manunubos ng walang maliw na kalayaan ay paggamitin niya ng kanyang pamanang buhay na walang hanggan. Amen. Dahil kayo ay kaisa niyang bumangon mula sa kamatayan, pakundangan sa pananampalataya at binyag, kayo naway makatambal ng mga nasa kalangitan, pakundangan sa inyong mabuting pamumuhay ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng mga pangyariang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan, ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati kanamin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal kanamin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati kanamin.